Hi guys, welcome back to my channel. Yan mga kawatsador, bali ngayon meron tayong isang subscriber na humingi ng tutorial about sa neighbor kasi gusto niya guys magkaroon ng basic kaalaman para magasa ng neighbor. Yan. Siyempre guys, bago tayo magasa ng neighbor, siyempre kailangan mo nang gagamitin. Yan guys. Ito muna po. Umpisa muna tayo sa motor. Meron po tayong isang ganitong motor na grinding beans. Kailangan nyo po gumawa ng isang bulihan. Yung isang bulihan guys. Pwede po kayong yung ganito na ginagawa sa patos, sa swilas, or ano, paggawa kayo ng ganitong balat-balat ng kalabodo po ito. Siguro mga number 6 o 7 yung papagawa nyo. Mga ganito lang. Saka liha lang po yan. Yung liha na ang liha ko po kasi ginagamit yung mga ganito guys. Yan. 180, number 180 na tila po yan na. Yan guys. Pag pinunit nyo po siya, dire-diretso na yun po ang ginagamit namin, yung mga magtatari, ganito ang ginagamit. Yan. Number 180 guys yan na aliya. Yan po ang ginagamit natin, aliya. Then, saka ito po bulihan. Itong bulihan ng buffing cloth ang tawag po dito. Buffing cloth. Mga number 6 po, pag meron kayo mga sa hardware, number 6. Ayan. Dito palagay dito kasi dito pinipinis yung mga niver pagtapos na para mawala yung ano, mga himulmul na bakal. Pwede nyo po siyang pag nakalagay po rito, saka nyo papadaanan guys ng isang pwedeng screw para may mulmul yun. Then papahidan nyo guys siya ng bapin ano, ito pasta green, ito kailangan guys, ito yan, kailangan po itong pasta green ito para pag ito po ito papintab, yan kailangan nyo guys yung pasta green. Kahit yung pasta green lang po, kahit ito hindi na ito man ito kasi ito yung mga ginagamit ko lang sa ito, mga pambarbero, pampakinis. Yan guys, bago tayo nagawa kanina, may ginawa na tayong ano sa mga barbero. Tinapos ko muna. Ito gawin kasi medyo matagal siya sa akin. Bago nag-ano po tayo yung tutorial. Yan guys. Dito na po tayo. Nakagawa na tayo ng ganito guys. Yan. Turo ko na po sa inyo. Ito, bago tayo mag-start ng pagkasa ng repair, siyempre ang kailangan natin guys. Dalawang kiki lang po yan. Isa itong matalas, pares po ito number 4 ang ginagamit ko, pwede po isa number 5, bali po ito ano, pares na pwede pag marunong na talaga kayo, pwede na kahit number ano, number 4, ito po yung ginagamit sa pagkasa ng lagari, number 4, Nicholson, yung original po ah, kasi pag yung local hindi tatalab sa hindi siya tatalab sa nipper. Then siyempre, ito na yung nasaan natin ni Per. Baga po sir, ito muna po tayo sa mga bilang ito. Okay na po tayo dito sa ano to. Yan. Then guys, bago tayo maghasa. Siyempre, ito pong kailangan nyo. Pag yung ipuporma po kayo sa may misa na meron kayong misa na kahoy, papako nyo lang inyo guys. Oh. Ipako nyo ganyan. Kasi yung nipper po, diyan yung ipapatong yung nipper. Ipako nyo yun guys. Diyan yung ipapatong yung nipper paghasaan nyo. Ako kasi, bali may ano na rito eh. Meron na siyang, yan, plywood na ginawa ko guys na rito. Dito ko na lang isasalang para, yan po, manggaan. Saka guys, paghawak ng nipper ha. Yan, paghawak po ng nipper. Paghawak po yan, nakaganyan. Hawakan nyo itong dalawang ito. Then, yung kamay nya. Yan, nakakontra guys. Yan, nakakontra po yan. Nakaganyan. Nakakontra.
kontra po yan. Ganun po. Basta, kasi pag ini nyo po yun, ganito lang, gagalaw po yan, gagalaw yung ano, nipper. Kailangan yung daliri nyo, nakapasok doon ganun. Parang ganyan. Ayan. Kung mas maganda po, kung malapit dito sa ganito, naka, yung daliri nyo nakadiin sa ano, malapit. Para talagang hindi siya gagalaw. Ayan. Parang hindi siya gagalaw. Yan guys. Okay, diyan na po tayo. Itong pusher po, yan. Mamaya tuturo ko sa inyo guys kung paano paghasa ng pusher doon para doon sa hindi basta-basta isasalang yung pusher dito kasi pwedeng magkamali kayo na salang, bumalik sa yung pusher, madidisgrasya kayo. Yan, ganito po yan. Yung mga kalimitan pag may marireceive kayo yung pusher, dalawang klase lang ang pagpipilian nyo. Yung pusher, yung nipper po ay, pag hindi siya nabag, kung hindi bagsak, ginagamit yan guys ng ano, mga kalimitan, ginagamit ng mga bata, ginagawang cutter. Yan. Pag ginawang cutter guys yan, palaging, yan, may bingaw na yan. Pag nagkaroon po ng bingaw yan, hindi na maganda gamitin. Yung balat ay mapupunit pag ginamit na may bingaw. Nagkakaroon ng bingaw yan. Kasi kalimitan yung mga bata gagamitin yan. Ay, ang ganda ng pater pero hindi niya alam. Puro bingaw-bingaw na ganyan. Kasi hindi naman talaga yan ano, totally cutter. Yan ay nipper. Yan po ang unang mare-receive natin sa mga tindahan pag meron tayong magpapahasa. Yan, nagkabingot-bingot yung mga nipper. Number 1 po. Number 1 yan. Number 2, kalimitan na babagsak. Natin, baluktutin natin. Yan. Yan mga kabatsyador. Once na nabagsak ang nipper, kahit isa lang po ang tumamang ngipin, mapapansin nyo naman yan, pag nabagsak, pag inipon nyo rito, pumakapit yung ano, yung talim. Hindi na po yan tatalab. Hindi na tatalab yan kasi ang magiging ano yan, hindi na lalapat yung talim niya. Yan. Saka po may technique tayo dyan. Yung kanya-kanya pong diskarte sa paghahasa yan. Kung gusto niyo mas matagal yung halimbawa, kalimitan kasi sa akin minsan papahasa malayo, lugar. Ang talim po ay kinakapalan ko dito sa ibabaw. Para mas matagal siyang gamitin, matagal pumurol. Kasi pag ginamit mo siyang matitigas na bagay, hindi siya titiklop yung talim. Yun ang diskarte ko. Saka may mga palatandaan ako guys dito. Malinis yung dito sa part na to. Malinis. Yan. Yan, malinis po yan. Dalawa lang po yan. Isa kung di bingot-bingot or nabagsak. Palagi nga doon yung baluktot. Palaging ganun lang po yan guys na madali lang. Hindi muna natin yung iba kasi minsan yung mga luma ng nipper meron lang babawasan dito. Pag wala ka pa dito, hindi yung pakakayanin yun kasi kailangan iinitin mo yan, paninipisin dito bago gagamitin mo siya ng where's the pliers. Gagamitan nyo siya guys yan ng pliers para ibinto. Kailangan ninipisan mo, dadaan mo rin sa grinding na stone para nagpipisto. Saka mo siya ibibinto. Ibubuka mo siya. Marami pong customer kami na gano'n na minsan. Sabihin pa, buka naman ang nipper ko. Pag kumisan po minsan, stainless yan. Hindi na kami nagbubuka kasi malutong. Hindi gaya na solid din na original. Ang ganda ng ano niyan, materialis ng ano, bakal. Kaya solid din, mas mahal. Ito po ay ano lang to, mga Korea. Ito ay mga Korea lang, pero maganda na rin to. Itong ano to, minamaganda ko na rin to. Kasi, pag yun solid din, mga kulang 400, yung mga Mondial, nasa 500 na. Ito ay ano lang, solid din na local lang to guys, oh. Yan. Pero maganda na siya. Saka ito guys, ito mga ano, saka ito ang Paul Story.
nakikita nyo sa may harapan ko, guys, meron tayong isang bakal dito na parang may kiwang dito. Ito po ang purpose ko nito ay dito ko niluluagan yung nipper o hinihigpitan. Ayan. Mapapansin nyo po pag ang nipper minsan may magagamay kayong sobrang higpit. Pag mahigpit po, itong parting ito, dito mo siya pipitpitin, ayan, luwagan yan. Ayan, isasalang nyo yan, guys, dyan. Ayan. Dito nyo siya pipitpitin sa maliit. Dito nyo siya pipitpitin sa maliit. O kayong maliit na kung hindi martilyo, yung tama-tama dito. Yung malaki sa ilalim, kailangan nitatama dyan sa Kaya nga ito may ukab ito eh. Ayan, may ukab yan. Para isasalang mo siya dito. Sa ibabaw yung maliit. Kasi pag pinitpit nyo po itong parte rito, luluwag yan. Pag ito naman ang pinitpit yung malaki, ayan, ganyan. Pag pinitpit nyo yan, pak na ganyan. Ihigpit po yan. Itong pag hindi siya humigpit, ang gagawin nyo, hanap tayo ng rito. Meron ako naka-reserve na. Ayan. Ito, may nakita akong concrete nail. Pag hindi po yan humigpit, pag nahirap, kasi minsan mga stainless po, mahirap yan, mahirap yung rematch eh, higpitan. Ang ginagawa ko po niyan, papaluin nyo rito na sa tabing yan, apat na kantong yan ng concrete nail, para magkaroon siya ng, para ma-rematch siya, higpitan niyan yan, 1, 2, bago rito, apat na side by side. Yan. Pag yun po eh, na tinamaan dyan ng concrete nail, hihigpit yan ng konti. Eh, siguraduhin yung huwag naman masyadong mahigpit. Kasi baka naman eh, kasi mas mahirap magluwag pag yung na-rematch yun. Ayan. Yan po. Yan naman sa paghihigpit. Paghigpit, pagluwag. Itong ginawa natin na to. Ayan guys. Dito na tayo sa Dito na tayo sa pag-ahasa. Yan. Meron po tayong dalawang kitin, ganito sa original. Pag ginawa ka natin guys yan, pwede natin tirahin mo nung matalas. Kaya po may dalawang natin, itong kikin. Yan, lilinisan muna po natin yan. Kasi, yan, linis muna yan, mga singit-singit. Tanga, singit-singit yan, lilinisan nyo muna. Yan. Para malinis. Yan guys, may bingot na yan bago baluktot pa ang Mas maganda po wag minsan pag yung natagpuan nyo na pinahasa lang, yung baluktot lang ang dulo. Simple lang yan. Kakayori mo lang yan loob bago taliman mo, ayos na. Bago buli. Pares po ang pagbubuli saka pagpapadaan ng kikin, mahirap pag-aralan. Pero kayang-kaya nyo yan guys. Din itong mapurol po, yung po ang gagamitin yung pang siya, pantalim. Dito pala, pang hindi pantalim. Pampante sa loob. Guys, itong yung part na to. Pa tayo ng panturo. Itong part na to, dito pala ang ipatama sa gitna. Huwag nyong hayaan nung yung pistungan na to. Yung part na to na huwag nyong gagawin dalawang talim. Kailangan sa gitna lang kayo palagi magpapadaan kayon. Kung kung pantay na loob, nilinisin nyo lang yan. Huwag nyo nang kayurin, Ang habulin nyo palagi yung bingaw, tanggalin nyo na kagad. Yan. Ayan po, ganito may bingaw lang yan guys. Bago na nilinisin lang natin yun. Mapurol po yung idadali nyo. Mapurol. Kailangan natin magsalabi medyo. Pag nakakasulan eh, pag yung ganitong stainless. Linis lang natin. Sundan nyo lang yung aking linis lang po yan. Guys, ang kailangan palagi nakalak yung kamay nyo sa hindi lang hawak po na ang kikil ganito.
Huwag masyadong maliit ang tikin. Huwag masyadong maliit. Parang pinapantay nyo lang yung loob. Kasi yung bingo po, medyo umano yan eh. Pumapasok yung talim niya. Kailangan linisin nyo yun. Okay. Ganyan. Bago pag magtatalim kayo, gamitin nyo yung matalas. Yung talim ng nipper, lagay nyo rito. Una mong gagawin dito sa ano, sa likod. Okay guys. Bago yung victory niya po na naka-victory kailangan. Yan. Ito po ng pinakatalim. Yan guys, ang mong palatandaan ko, malinis yung dito. Yan. Malinis yung saka po niya. Pag nagtalim kayo ng nipper guys, yung ano, yung daliri nyo, itong ano, yan, ano ito, thumb. It, dito nakatukol para hindi lalampas yung behel. Yan. Yan guys. Habulin nyo na lang po yung ano na yan. Habulin nyo na lang yung bingo na yan. Then, ano nyo dito, tirahin nyo ito, panabing nito. Hindi pa magandang gamitin pag yung suba. Ano, talagang bago kasi sobrang talas. Mas maganda pag yung makurol-purol na siya. Pagbago ang nipper, kailangan talagang mas maganda pag yan ito. Bago kasi madulas yung kanyang nipper. Kasi ano pa yun, kumbaga sali ano pa, brand nyo pa ang kanyang pagkagawa. Kayo rin nyo po na yung loob pag hindi pa lumalapat ang loob. Ginaganito po para napapagpag yung ano, pinapapasok na mga likabok. Basta ang patama po ng kikil, palagi sa ano guys, sa gitna para hindi siya maubos. Yan. Hindi ito muna gagamitin ko kasi sobrang palas nun. Mas gusto ko pang gamitin itong mga purol-purol. Siguro sir, pag nagaral lang pag nagaral kayo ng ganito, siguro makakaubos kayo ng mga lima or ano, sabihin natin lima na lang, limang maganda ka na ng mga isang dosin ng nipper. Bili ka lang ng mga medyo mga mumurahin na nipper dito, solid na ano, local. Yan ang pag-aralan niyo po para sabihin siya kayo matuto. Huwag kayo mag-aaral ng solid na ng mamahalin kasi sayang. Pinakababa ng solid jet ay 350. Meron pong ibang ano, merong ibang maghahasa. Direct na po sa ganito na bulihan, pero ang ano ko lang guys doon, bulihan lang, hindi sila gumagamit ng ganito, hindi gumagamit ng hihil. Pero ang ano nyo nga, ang inyong nipper, ay nako, sigurado. Talaga namang ano ka dyan. Ubus yan guys. Tingnan mo ha, pag ginamit natin ito, yung sinira natin yung ano, ano, medyo kumakapit pa pero maganda na yung ano niya. Kasi yung loob niya may bingaw pa ng konti. Medyo malalim kasi yung bingaw na maano eh, medyo maano to. Asiro to, matawag dito, matigas. Ano natin, habulin natin guys para
talagang bago po kayo matuto nito, sigurado nakakasira kayo ng nipper, guys. Pili na po natin taliman nito. Ito po talaga ang pinakatalim, itong sa ibabaw na to eh. Ayan. Ayan po ang position pag hawak nung ano, pag magtatalim kayo. Kailangan. Ayan. Yung ginawa nyong parang kasing laki ng dalawang hibla ng buhok. Yung ano, pansin nyo rito sa kinikikilan ko. Yung parang hibla na yan, ganyan. Yan na po ang ano, pinakatalim yan. Ayan guys. Kailangan po ang nipper ay victory. Importante, importante po sa nipper ay dulo. Ayan guys, hindi pa yan masyadong kumbaga sa ano, pero ang dulo niya okay na. Yung parting ilalim, ayan, may problema pa. Ayan guys, oh. Pag tinignan nyo po yan guys, dyan sa ano na yan. Pag tinignan nyo rito sa lumisan, may kiwang, may problema pa yan. Hindi naman lahat na nakalapat ang loob matalas. Kasi minsan po yan magkaroon ng na lumalapat na yan, pero naman dun sa ibabaw tikwas, marami pong ganyan na ang talim niya nagkagano na magkapatong guys. Pangit yun. Kailangan same na sumasalubong siya ang pagkagat para napuputol. Pag yung magkalis siya po siya, kakainin yung laman ng ingro niyan, masusugatan tayo. Yan. Kaya kailangan po ang nipper talagang eksakto siyang hindi siya maluwag, hindi siya mahigpit, tama-tama lang pag ginamit po natin yan. Importante po sa nipper ay dulo. Dulo ang matalab. Yan. Kaya pag tinisting nyo yan. Yan guys, dito na tayo sa ano, pagtatalim dito. Yan. Dito na po tayo sa bulihan. Yan. Dito na po tayo. Para abulihan na muna po tayo. Sa pusher muna tayo mga kapatsyalo. Pusher. Yan natin para ay, kaya naman. Ang ikot po ng motor ay paganito. Yan, pababa. Paganyan. Paganyan guys. Paganyan na. Obserbahan nyo bago mamaya salang kayo ng salang. Tatamaan kayo. Ang takbo niyan guys, paganito. Paganyan. Pag nagtalim kayo ng pusher, yan. Tingnan nyo muna. Pag nagtalim kayo ng pusher, hindi siya babaw. Talim kayo ng pusher. Yan. Tatanggalin niya kunting dulo. Then, ito na po. Kaya, makikita nyo guys dyan sa ano, sa pusher, meron mga imulmul yan. Hindi finish. Ngayon po dadaan nyo rito sa ito. Para matanggal guys ang ano niya, malinis yung dulo. Ito po yung pusher na special, stainless. Ayan. Ayan guys. Libre linis na tayo. Ayan no. Hindi na tayo nakakapagpalinis ng kamay. Masarap talaga pag nagpapalinis pag parang naanagaan yung mga ano mo. Ayan. Palagi po tayong busy sana eh. Hindi na tayo makapagpalinis guys. So, ayan guys. Kasi minsan po yan, saka ito hindi siya nakakasugat ha. Ayan. Ayan palagi importante yan. Merong nagpapagawa. Nasa ano po yan? Mga manicure. Kasabihin sa'yo, paki ano nga po nito? Paki
tinusan, yung pampasok sa ano, beauty kill, merong nininipisan po yan. Pero wala siyang talas sa dulo kasi baka makasundot. Meron naman pong customer na ayaw patanggalan ng dulo. Depende nga po yung sa gumagamit kung magaan yung kanyang kamay. Yan. Maganda. Yan na po yung ano, pagtatalim ng pusher. Din guys, dito naman tayo. Yan. Ang ginagawa ko po na, unang-una, ito muna pong inaano ko. Ito ang aking palatandaan. Nilinilis ko guys yan, yung ano parte rito, para pantay yung talim din. Pagawak po yan, batak lang yan, batak. Yan. Isa lang po. Kasi pag yung marunong na kayo, pwede labo-labuhin yan. Ganyan-ganyan, pwede. Pero pag nag-aaral pa lang kayo guys, isa lang yan. Para dito, tandaan nyo po yan, yung part ng ano na yan. Pag binatak nyo hanggang doon para maano, then, hawakan nyo guys dito. Yan. Yan. Patama na yun dyan. Tatandaan nyo po yan ang kamay, naka ganun. Naka dito ang kamay, naka din dito para hindi siya bumalaw. Yan. Okay, isa lang guys. Yan. Naka victory na po yan. Then, ito ang pinakamahira po dito. Hawakan nyo guys dito sa ano part na to. Bago pag dinaan nyo po rito, ang patama dito sa ano ito. Itong nakikita nyo yung kanto na to. Dito kayo magpapatama para hindi tamaan yung talim. Yung talim na yan. At pagitinan nyo ha. Yan. So isa lang po, batak lang. Salang, batak. Yan. Salang, batak. Salang batak lang. Yan. Babatakin nyo lang guys ha. Ah, pansin nyo guys. Yung tama ng kanyang ano. Yan. Ito po ang susundan nyo. Itong kantuan na to. Pag pinatak nyo ganun. Huwag yung aakit na ganyan. Para hindi tamaan yung talim niya. Yan o. Yung talim na yan. Yung kabila naman po. Hawakan nyo ulit na ganito. Tingnan nyo guys, yung ano, yung part ng kinikil ko, hindi na siya tinamaan yung talim. Ito lang ang nilinis ko lang siya. Yan. Nilinis ko lang siya para hindi siya tamaan. Ito nga, may tira pa to. Padaanan pa natin guys. Ito. Yan. Yan na yun guys yung talim niya. Yan. Yan po yung talim niya. Kung gusto niyo naman pong ano, finish na finish ni B-Victory, ganito po yan. Ang ginagawa ko pala sa finishing, kinikikil ko po yan. Ito nga na to. Ibinibiktory ko itong ganito. Para pointed na pointed po yung dulo ng ano yan. Kailangan pointed yan. Pwede siyang testingin. Oh. Yan guys, hindi pa natin yung finishing pero ganun lang po dapat ang gawin nyo. Yan.
ito po yan, halimbawa nakatalim na po kayong ganyan, okay na yung kanyang talim, ayos ng talim. Siyempre, pag siya una naman, hindi pa magiging perfect niyan. Yan. Try nyo lang pong try yan na ano. Hanggat maubos ang talim, huwag yung tantana na ano, paper at makuha yung perfect na talas. Kaya basta lang kailangan nyo tandaan nyo guys, yung dulo, importante. Yung importante, ang ginagamit ng mga manicurista, palaging mga 1/3, basta lampas sa kalahati yan ang kanyang talim paggamit. Yan, lampas sa kalahati yan. Importante sa kanila yung dulo. Yan, na victory na po natin guys. Dito na natin. Ibapping na natin sila guys. Kaya importante ito guys. May pumbapping. Bapping nila ito. Ito lang hawak. Yan. Yan, ganyan. Yan. Paraanin nyo itong manito. Kailangan po patatamaan nyo lang ito ha. Ito. Bago yung pinapadaanin talaga yung tabi. Okay, ganyan. Huwag nyo padadaanan dito pag sasalam na gano'n ah. Ganyan lang. Yeah, kahit ganyan lang guys. Parang ano, ganyan lang. Ayan. Din punasan nyo. Yan ang pamulis natin. Kailangan yan guys oh. Ito po yung ano nya yan. Ito nga sobrang nipis nito oh. Pero parting ano lang yan, ito ang minaster natin, itong ano natin yan, itong isang ito guys oh. Yan. Ito nyo yung ano na yan, talim na yan. Kailangan po yung naka ano, naka victory siya. Tingnan nyo po yung pagkano nyan. Basta guys, dalawang klase lang may encounter nyo pag kayo may nagpahasa o bingaw or ano, bagsak baloktotan dulo. Yan, basta ganun lang po. Yan. Kasi guys yan o, ang ginagamit palagi na mag-manicure yung ano yan. Ako po pag mga dating hasa ko na, hindi na ako masyadong pa-practice. Kunting ano, gamay ko na yung ano, ang pagkakahasa ano. Yan. Ganun lang guys, kasimple. At doon po sa nag-request nito kay Apple Story na taga-Pangasinan. Mas maganda nga sana kung malapit-lapit lang talagang pwede kang, kahit isang araw lang, hands-on na ano. Kasi mas maganda yung may mag-guide mo siya. Si para may ko-correct mo kung anong mali sa paggagawa. Diba? One time lang na ano 'yan. Kasi isang araw lang kaya mo 'yung 'yan. Yung pagano 'yan. Yung ganoon lang mga kawatsador. Ito naman itong sheet na 'to ng ano, yung may ano to, may ihi. Ito mga ginagamit sa mga nipper na video. Talagang malala na makipot na yung nipper, kailangan mo dyan idaan. At kung hasa naman lang po, ito lang, okay na ito, ganito na lang. Basta, ang kailangan lang natin guys, isang bulihan na ganito, saka isang ito, bapping cloth, dalawang ganito, saka itong, yan, ito guys. Saka, importante rin guys, itong pupukan na to ha. Kailangan may pukpukan kayo para may maghihigpitan. Kung hindi naman nahihigpitan dito, gamitan nyo ang concrete nail. Importante rin itong patungan. Yan, pagpapatungan ng nipper. Yan, pag ganito ang hasa. Pakuha nyo guys dyan. Kung halimbawa may ano kayo, misa, pako nyo rito. Yan, salang. Yan, diba? Yan guys, napakadali ng ating basic ano lang. At least yung magic madali nyo na po yung matutunan kung paano mag ano. Nasa discarte nyo lang guys yan. Okay guys, yan. Medyo kanina po inauna natin ito ginawa. Shoutout na ulit sa mga taga Pinkbox na yan. Yan.
hinasa ng hinasa sa ano, sa liha din si Baranda pa, ginawa ng itak ang barbero. Shout out sa inyong dalawang ano, ki Ivan at ki Joel. Okay, ito hanggang dito na lang, maraming salamat at alam kong inaabangan to ni Sir ano, ni Sir Ample Story, taga Pangasinan, kasi meron daw silang tindahan. Siyempre, kung ang tindahan may mga beauty supply, kailangan mo talaga ng may ano, halimbawa may mga tindahan ng nipper, pusher, may magpapahasa. Pampalakas ito, lalakas yung tindahan mo. Kailangan mo ng training guys. Okay? Yan sir, hanggang dito na lang. Sana siguro baka bukas may upload natin to. Okay, maraming salamat. Pa-share na lang po ng video ko para to sa yung sino. Siyempre, kasi guys, itong ganitong trabaho, talagang mahirap mag-aral nito. Kasi may nakasabay pa ko nito na nag-aral, lalo na kaliwati. Mahirap po turuan. Siguro mga nakadalawang ano siya guys. Probin ano siya. Kasi dapat isang ano lang siya. 6 months dapat ano ka na. Kumbaga siya regular ka na. Nakadalawa siyang apply. Hindi pa siya ano. Kasi hindi siya natututo. Ang hirap turuan ng kaliwati. Ayan guys. Kaya siguro talagang kailangan matyaga ka. Okay. Yan mga kuwatsador. Ang inyo pong tagapaghasa. Maraming salamat guys. Bye bye.